Dumako ho tayo, naku, eto, keto bots. No? Keto bots. At doon sa mga nangyari po, nung halos nanunungkulan po si Pangulong, dating Pangulong Duterte. Droga! Hoy! Si Kabayan. Hindi ko alam kung magiinit si Kabayan dito, pero madami siyang feedback para kay dating Pangulong Duterte dito. Para i-hearing itong mga polis na naapektuhan ng kampanya sa droga. Ay, kamusta na ho yung mga polis? Na marami pala mga polis ang natanggal na, nakabilanggo, at may mga kaso pa. Oo, madami yan. Yan po yung ginawang hearing. At yan din po yung sinasabi ni Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, na ang gagawin namin doon sa mga dating kapulisan na sinasabi, nasagot ni Duterte, kakausapin namin. Bibigyan namin sila ng boses. Pakikinggan namin sila. Dahil kami ay naniniwala na sila ay biktima din po. Ako, naniniwala po ako doon na sila ay biktima. Biktima ng ano? Biktima nung yung tipo bang ako bahala sa inyo. No? Sagot ko kayo. Tapos pagdating ng tamang panahon, kayo-kayo na lang yan. Hindi na ako kasama dyan. Ganun sila na biktima. In short, budol, mga kababayan. Suspendido. Oo, po, dinanilman nila yung iba, yung mga namatay na hindi naman nabigyan ng PNP. Pero tinatanong po natin nga dito kasi, yung mga kaso nila, it was promised by the former president and his administration na tutulungan. Yan po, yung pulis na yan, mga kababayan, no? Kwento ko lang ng mabilis, no? So dumating sila doon sa lugar, siya, merong parang beng-beng. Inireport niya doon sa police. Yung pala, yung napag-reportan niya, asset. So ngayon, sabi nung asset na yun, punta ka doon sa station, dalin mo. Pagdating po doon sa station, mga kababayan, siya na po. Yung may kaso, kung hindi ako nagkakamali, baka illegal possession of firearms yan, mga boss. At ang masaklap pa ho nito, damay pa yung anak. Apat silang nakulong. O biruin niyo ho yun. Okay yan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Oo. Pero ngayon, nakita rin pag napagtripang ka nung iba, ayun, yari ka, sira buhay mo. Natin na marami sila. Yun ang sentimiento ng ating po mga kapulisan. Na akala nila ay sila po ay talagang hindi pababayaan. Oo. At yun nga, kaya nga po natin tinimigay mga yun para malaman po natin kung sino-sino po ang tutulungan natin. Mm-hmm, tama. Liganman po at pinansyal. At it was relate to us by the speaker na gumawa tayo ng paraan para mapondohan yan. At the same time, kung kailangan natin magbigay ng mga... Into muna natin to. Shoutout muna natin si Tina B. Nandiyan na. Sabi nito, 1 week siyang hindi makaka-attend kasi nasa bakasyon siya. Enjoy lang sa bakasyon. Donasyon para at kung makatulong dito sa mga naging biktima din ng mga pulis sa war on drugs. Ay, kala ko ba sagot niya? Sagot ko yan, yung mga pulis na yan. Hindi para... Di ba? Naalala niyo ho yan, mga kababayan? Akong bahala sa inyo, sabi ng dating Pangulong Duterte, doon sa mga kapulis. Hindi pala nangyari yun. Kaya nga, ito pa ang isa po dyan siguro, talagang we have to really, sabi ko nga doon sa hearing, gusto ko na nga po siyang i-elevate doon po sa Quadcom. Oh. Para na sinanon yung issue yun, matakel na ng buong members ng Quadcom. Tama. Kaya hindi po biru-biru yung mga kaso at matatanggal sa kanilang mga posisyon. Ang dami. Ay sumusunod lang naman sila sa kanilang mga superior, jefe. Superior. Yan po yung sinasabi nilang nabudol, mga kababayan. Susundin, gawin mo to, gawin nyo yan. Okay lang na buyuhin nyo yung mga suspect kahit wala ng due process. Oh, pagdating ng tamang panahon, yung nagsabi na akong bahala sa inyo, wala na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Baliktad na ho. Dati, ang sinasabi, ako ang bahala sa inyo. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo. Diba, ma'am? Open up. Christian Bond and si Ma'am Delia Rosario at si Arvin G. Vlog. Nandiyan na sila. Opo, opo.
Kaya nga po alam niyo po, yung isa pang mabigat dito, kamayan, meron na kaming inaprubahan ng pre-legal assistant para sa lahat ng men in uniform, kasama ang armed forces, zero fire, PNP. Pero pending pa po doon sa Senado at Committee on Justice and Committee on Public Order. Bakit daw? Hindi nga po namin malaman Di ba ang head ba nun, siya, tama ba ako, si General Bato de la Rosa? Ano po, isa sa head, dalawang committee yun kaya nananawagan po kami sa kanila na sana po i-aprubahan na po nila. Kasi ito'y para po sa ating mga men in uniform. Ang dami-dami po natin mga men in uniform na kawawa na hindi po nabibigyan ng head. Di ho ba, nandiyan na si Doydoy Albopera, sabi ni Harasi. Huwadcom daw po, mga bossing. Uy, ingat ka, baka matokhang ka. Ang payat-payat mo pa naman. Paano naging huwadcom? Dahil nayayari yung mga Duterte na iniidolo ninyo? Dahil gustong papuntahin si Sara para i-explain yung mga nawawalang pondo? Dahil nadidiin ang dating Pangulong Duterte? Dahil madaming mga nategi nung panahon niya? Na hindi naman talaga salot, kaya nyo natawag na huwadcom? Etong mga tuho kasi, mga kababayan, ina-idolize na lang po nila yon si dating Pangulong Duterte. Yung tipong alam na nila, kitang-kita na nila kung ano yung mga nangyari, yung paglabag sa karapatang pantao ng dating Pangulong Duterte, pero dahil nga po, idol lang nila idol na idol nila. Kaya ang i-reply sa atin, imbis na makipagsabayan ho dito sa talakayan, ang sasabihin, huwadcom, bayarang ka. Asan ang 20 pesos na bigas? Hanggang doon na lang ho. Yung payat ni Harazi na yan, mukha bang magkakaroon ng malaking utak yan? Siyempre, payat din ang utak, mga kababayan. Tamang assistant legally. At itong batas na to, kung a-aprobahan nila, na na-aprobahan na namin, 2022 pa, pag na-aprobahan po natin to, malaking tulong po to sa mga men in UBQ. Mag-pass forward tayo dyan dito sa mga sinabi ni Kabayan Noli de Castro, mga bossing, ha? Madami sinabi si Kabayan dito Asan ba yun? Ito. Hindi po na magnify. Hindi nakikita po natin, siyempre. Service na yan, dapat po talagang... Bakit yun? Yes. Yun na nga po yun na nga nakakalungkod dahil may mga ganun pong klase na mga problema na kinaharap yung ating mga kapulisan na hindi po na magnify. Ayan, sabi ni Jay Olive, according kay Bato, kapag payat, adik. Baka pati yung nanlilisik yung mata, adik na, hindi mo na tinignan o alamin agad, ano? Hindi nakita at hindi natulungan. Kasi sa ipangako na sila itutulungan, subalit unfortunately, wala po talagang tulong na nakarating sa kanila. Tama pala si Jer Marville na marami mga pulis noong nakarang administrasyon at talagang hindi natulungan, kaya dumami daan-daan ang mga pulis ngayon. So, ang isa sa mga iniisip ninyo, ay yung budget para doon. Opo, yung po kasi nagbabudget na po ang Senado ngayon, di ba? Magbabaykam po yan. Opo. So, kung sa Thursday po, na hearing namin, makakategorize na po ng PNP, sino yung mga biktima ng war on drugs sa mga kaso, at least malaman po natin kung magkano kailangan natin gastusin doon. Yung mga namatay naman, kasi yung mga namatay, meron sila at mga na-hospital, meron silang binigay na 100,000 ng PNP. So titingnan po natin na In short po, mga kababayan, etong Quadcom, ano po, kasama po ang Kongreso, magkakaroon po sila ng chip in kung sakali na hindi maaprubahan yung pondo na yon na pinaplano nila para makadagdag tulong dito sa mga men in uniforms. Kaya pala men in uniforms sila, tawag ng tawag para sumama doon sa kanilang pa-EDSA, walang sumasama. Kasi ganito naman talaga ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Ano ho? Mag-chip in sila kung sakaling hindi maaprobahan yung pondo para makadagdag tulong doon sa mga kapulisan na nawala ng trabaho na napabayaan ng dating Pangulong Duterte. Ayun. So, eto naman, mga bossing, dumako tayo kay BP, no?